Sa wakas ay susuko na at makikipag-ugnayan na sa kapulisan ang ilan sa mga natukoy na mga kalalakihan sa Room 2207 na siyang nakasama nila Christine Dacera at iba pa niyang kaibigan noong December 31st bago mangyari ang hindi inaasahang bagay kay Christine. Ipinakita din sa isang CCTV footage na nag-aaway sina Joseph Darwin Makala, isa sa mga lalaki na nasa Room 2207 at isa sa mga kaibigan ni Christine na si Edward Madrid. Ito ang buong kwento. Nakumpirma ng aming informant na ilan sa mga kalalakihan na galing sa Room 2207 ay susuko na nga daw sa mga kapulisan, kasama ng ilan sa kanilang mga lawyers. Ngunit hindi lahat ng walong mga nasabing personalidad sa nasabing room ay lumantad na. May iba na ayaw pa din magbigay ng pahayag hanggang sa ngayon. Ayon sa mga ito, ay takot daw sila na baka malagay din sa alanganin ang kanilang buhay dahil naging malaking isyo na nga ito ngayon sa ating bansa. Nakakagulat na balita din ang nakarating sa amin ngayong araw patungkol sa pinakabagong update na nangyari kay Christine Dacera. Naging matunog noong nakaraan ang mga nawawalang impormasyon kung sino-sino nga ba ang kalalakihan na nasa Room 2207 at ngayon nga ay tuluyan ng natukoy ng NBI kung sino-sino ang mga taong nasa kabilang kwarto na siyang hinihinalang may kinalaman din sa pangyayaring naganap kay Christine. Ito ang naging pahayag ni NCRPO Chief Vicente Danao patungkol sa latest update sa issue ni Christine Dacera. Quarantine facility ang pinangyarihan ng kaguluhan noong nakaraan. Kaya dapat lahat ng papasok doon, guest, nagpabooking, dapat lahat nakarecord yun. Unang-una, meron nakalagay na quarantine facility nga, diba? Kaya ibig sabihin, meron niyang finifill upon na contract tracing. We will see on the probability of the violations committed by the hotel management. Lalong-lalo na for not divulging immediately the names of those who booked. If you refuse to cooperate, we will file a case of obstruction of justice sa inyo for withholding information that is very vital for the early solution of the case. It doesn't mean kasi na pag nag-iimbestiga tayo ngayon, we are pushing for the angle na may gumalaw sa kanya. No! Ang gusto po nating lumabas dito ay ang katotohanan. Kung may gumalaw ba o wala. Kung sakali man na walang lalabas o walang lulutang para magbigay ng kanilang statement, so we will purely rely on the forensic science, yung results nun. Ngayon, kung sakali mang negative pa din, alam nyo na kung saan pupunta. Dahil nga sa masusing investigasyon na siyang isinagawa noong nakaraan, ay ibinigay na din ng City Garden Grand Hotel ang mga kompletong listahan ng mga kalalakihan na siyang nakasama din nila Christine sa Room 2207. Ayon dito, ay hindi na muna nila isa sa publiko ang mga pangalan nito sa ngayon dahil sa takot para na din sa kanilang mga buhay. Dahil nga daw sa pabuyang inilabas noon para sa mga makakapagsabi kung sino-sino ang siyang sangkot sa nangyari kay Christine. Ayon pa sa aming informant, ay madami ang nadiskubre at revelasyon ngayon ng NBI patungkol sa progreso sa isyu ni Christine Dacera. Matatandaan na nagsagawa ng pangalawang otopsiya sa katawan ni Christine kahit pa inamin na ng Makati Police na inimbalsam mo agad nila ang katawan ng nasabing flight attendant. At parang isang milagro daw ang nangyari ayon sa NBI dahil may isang na-examine pa silang intact na organ ni Christine na siyang napagkuhanan ng 100 ml na bodily fluids na siyang magbibigay linaw sa mga nainom nito at mga posibleng gamot na naging dahilan ng maaga niyang pagkawala. Ito naman ang official statement ng NBI Deputy Director na si Ferdinand Lavin. May mga encouraging leads kami, 80% na makakatulong ito sa investigation. I rest assured the public that we have leads. We also have a very encouraging pieces of evidence. Believe me, makikita dito kung may mga lapses sa unang investigation sa nangyari kay Christine. Maaring may foul play nga na naganap base sa mga ebidensya na aming nakalap. Again, this is subject to a confirmatory. But I was just told
medyo maganda ang development. My message to the rest of the people in room 2207, we already have the list of your names. If you really want to clear your name, come with your lawyer and you will have the full protection of the National Bureau of Investigation. Ayon din sa aming source, ay sinisimulan na ding imbestigahan ngayon nila PNP Chief Debold Sinas, ang Makati Police Department at iba pang mga opisyal nito, kabilang na si Police Major Michael Nick W. Sarmiento na siyang napabalitang nag-utos na ipaimbalsamo ang katawan ni Christine bago pa isagawa ang nasabing unang otopsiya. Inaasahan silang mag-report o humarap sa kapulisan sa January 13, 2020, kung saan magpapaliwanag sila ng mga buong pangyayari kung bakit nagkagulo ang unang nasabing imbestigasyon sa ilalim ng Makati Police. Ngayon nga ay nagsimula na ding magsalita ng buong katotohanan ang mga kaibigan ni Christine De Sera dahil sa takot na madamay pa sila sa issue. Noong una daw kasi ay nais sana nila na protektahan ang isa't isa dahil alam nilang walang gumalaw kay Christine. Ngunit ngayon na patungkol na sa ipinagbabawal na gamot ang issue, ay napilitan na silang magsalita at isiwalat ang buong katotohanan. Sa ngayon nga ay binawi na nila ang kanilang statement na walang ipinagbabawal na gamot na involved sa kanilang party. Ito naman ang naging pahayag ni John Paul Halili na siyang manager ng hotel at malapit na kaibigan din nila Christine. Mga bandang 2:30 AM, hinila ako ni JP De La Serna para ipakilala sa mga tao na nasa room 2207. Maraming tao din ang nakita ko doon, mga nasa 7 o 8 mga lalaki yung nasa loob ng room. Ipinakilala ko ni JP na ako ay nagtatrabaho bilang isang manager sa City Garden Grand Hotel. Kaya binigyan ko din sila ng late checkout na until 5 PM instead of 12 PM para pakikisama na din sa kanila. Ito naman ang naging revelasyon ni JP De La Serna sa totoong pangyayari sa nasabing hotel. Bandang 11 AM ng January 1, 2021 ay may pinakita si Mark Anthony Rosales habang kami ay nagiinuman na may dinukot siya sa kanyang medyas at pinakita sa amin ang isang powder na ipinagbabawal na gamot at nakabalot sa plastic. Inaya pa niya akong gumamit nito ngunit hindi ako pumayag. At pagkaraan ay nakita kong langon na sina Louie at Mark dahil sa ginamit nilang powder na dala ni Mark. Sa ngayon nga ay patuloy pa din ang imbestigasyon ng pulisya sa nasabing pangyayari kay Christine De Sera. At umaasang lahat na makamit ng pamilya ang buong katotohanan patungkol sa tunay na dahilan ng maagang pagkawala ni Christine. There you have it, mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi nyo sa issue na ito? Just comment below.